Good day sa inyo mga kahabi. Happy New Year nga pala. So, ito yung mga request lang ng inyong mga ano, no? Request ng mga hobbies natin. Actually, December 31 ngayon. Ang nagagawa tayo ng ano, ng overhead sump. So, ang request sa atin kasi kung paano magbutas ng tangke. Actually, ng glass. Kasi kung mapapansin nyo, marami tayong ginagawa. Yung mga overflow natin para sa walang butas. Pero ngayon, para pagbigyan natin yung mga nag-request sa atin at makita nyo yung ginagawa natin, magbubutas tayo. So, sa preparasyon, ano, number one, mahalaga yung ating pattern. So, ito yung acrylic kung saan, ano lang to, tawag dito, scrap lang. Napulot lang natin to sa, ano, sa scrap, tong acrylic na to. So, dito bumutas tayo ng mga pattern natin, yung mga sizes. Yan. From that sizes, ito yung gagamitin natin para pag ibinaba natin yung ating bubutasan. Katulad nito, no? Meron na akong ginuwitan, meron na akong cross, yon, naka-cross. Then, meron na akong pattern. So, yan. Yung pattern natin, yung cross natin, kung saan, yan yung bubutasan natin. So, ang purpose nito, para hindi gumagalaw. Actually, hindi naman kahit ano, kahit yung iba, gumagamit ng kahoy, pwede rin. Basta, as long as hindi gagalaw yung inyong barena. Kasi, yun yung mahalaga, yung hindi gagalaw yung barena. Kasi, once na gumalaw yung barena natin, nami-misalign. So, nagkakaroon ng maraming, ano, scratches yung ating salamin. Kaya nga dito, meron tayong pambutas, meron tayong hole saw, tapos meron tayong tubig. So, mahalaga yung tubig, kasi yung tubig, ito yung nilalagay natin sa loob. So, katulad nito, ano, umpisa na natin yung pagbubutas. So, lalagyan ko ng tubig sa loob para ano, hindi agad nagiinit kasi isa yan sa mga ano, way para hindi nasisira yung ating salamin. Ayan. So, sa pagbubutas, ano, yung paghawak ng barena, alalay lang. Huwag niyong masyadong ididiin kasi pag didiniin niyo, habang binubutas niyan, baka mabasag. Kaya, kumbaga, alalay lang yung ating, ano, yung ating hawak sa barena. Yan. Tapos to, yan, sabi ko nga, lalagyan niyo ng tubig. Yan lang naman ang ano. So, lagyan ng tubig, and then... para hindi masyadong ano, para hindi masyadong nagiinit yung salamin kasi once na nag-init yung salamin walang tubig, minsan nagka-crack, nababasag. So yun yung isa. Then para medyo maiwasan natin yung chips, para hindi masyadong magkaroon ng maraming chips yung ating butas, pwede nating baliktarin. So babaliktarin ko to. Ayun. Sa kabila, then saka natin uli bubutasin yun. So, binaliktad ko, ito yung ano, yung pinakabutas natin nandun sa ilalim. Binaliktad ko, ngayon ilalagay ko uli ito. So, sa gantong paraan, ano, medyo naiiwasan natin yung chips. Kasi sa totoo, itong ating ano, hulso na to, pumupurol. So, every time na ginagamit to, syempre natatanggalan ng carbide to. Ngayon, sa gantong ano, sa gantong sistema, mas malaking bagay na natutuwid na ano, na walang chips, hindi masyado ma-chips. Kahit luma na yung pambutas natin, hindi masyadong ano, maraming ano, chips sa ano. Ayan. Pag ano na, pag alam nyo na yung ano, na naukit na yung ano, kumbaga may uka na, pwede nyo nang tanggalin. Kasi ito, hindi na to masyadong gagalaw. Kasi meron na siyang ano, may butas na yan, katulad nyo. So ito kumbaga ato ano lang, kumbaga patience lang. Dahan-dahan, 'wag niyo masyadong mamadaliin. Kasi pag minadali natin at diniitan natin masyado,
yung potential na mabasag, mababasag po. Ayan. So, natanggal na natin yung ating binubutasan. Although, dediretso ko pa ng konti. Yun. Para lang tumagos. Yun. So, ayan. Sa ganyang paraan, ano, medyo, dahil yung ating hulso, gamit na gamit na, yung chips hindi masyadong marami. Kumbaga, kahit papaano, minimal yung ano natin, yung chips na nakukuha natin. So, ayan. Katulad nito. Ayan to. Pakita mo to. Ayan. So, tingnan niyo yung butas natin. Kahit papaano, although medyo gamit na yung ating ano, ginamit na pang yung hulso natin. Ito yung hulso, gamit na. Pero kahit papaano, naiiwasan natin yung maraming chips sa butas. So, ayan mga kahabi, at least sana makatulong dun sa mga nagre-request kay Kuya Lito na kung papaano magbutas ng ano, ng mga glass. Salamat at magandang buhay po sa inyo lahat. And Happy New Year!